Magandang hapon mga batchmates at classmates. Ngayon, sa huling episode ng Tatak segment, ay makakasama natin ang isa nating alumnus mula sa College of Arts and Sciences. Walang iba kundi si Mr. Kim Rainier Casinyo. Hello, sir! Welcome Hello, sa Polly! PPLB. Sige po, bati po muna kayo sa ating mga fellow alumni ngayon na nanonood. Magandang hapon po sa ating mga kapwa alumni, no? Lalong-lalo na sa mga alumni ng Department of Social Sciences, College of Arts and Science. Magandang hapon po. Ayan, syempre, may ibig sabihin ng pag-interview namin sa inyo, sir, no? Unang-una muna, sir, pwede po ba munang banggitin ang inyong kurso dito sa UPLB at kailan kayo graduate? BA Sociology, ma'am, 2022, no? Very recent. Yes, very recent. Napakabata pa ni sir. So ngayon, Sir Kim, balita ko kasi gaganapin ang anibersaryo ng Department of Social Science ngayong December. So, pang ilang years na nga ba ng inyong anniversary? Ma'am, it's our 50th year, no? Simula nang magkaroon ng Department of Social Sciences sa UPLB. Grabe, no? Golden anniversary nga pala ng DSS ngayon. Happy anniversary po sa inyo. So, kailan po ba ito gaganapin talaga? At pwede niyo po bang maibahagi sa amin yung naging kwento kung bakit ang tema nyo ngayon ay, ayan nga po nakasulat dyan, pagtanaw at pagtayog. So, 1973 po tinatag yung Department of Social Sciences. And yung celebration, it's actually 1 year. So, isa lamang po yung alumni homecoming sa mga inihanda ng DSS para sa aming mga alumni, estudyante, at syempre iba pang mga stakeholders. So, yung DSS alumni homecoming ay mangyayari po sa December 10, Linggo, sa UP Los Baños. No, yung venue ay medyo inaayos-ayos pa namin. Pero let's talk about yung tema namin na pagtanaw and pagtayog. Ito po ay nakaangkla doon sa gusto naming mangyari sa alumni homecoming. Una, yung pagtanaw sa mga nakaraan, yung mga alaala ng ating mga alumni sa nakalipas na 50 taon ng Department of Social Sciences. At yung pangalawa, yung pagtayog, looking forward, what would be the department in the next 50 years? And of course, we want it to reach greater heights. Kaya pagtayog yung nilagay namin na tema. So it's a combination of the past, present, and future the department would have. Wow, napaka-exciting naman po na, no? Talagang babalikan mo, mag-reminis kayo ng inyong mga memories. Tapos at the same time, looking forward for the future of the Department of Social Sciences. So ngayon naman, sir, sabi nyo kanina, isa lamang ang alumni homecoming sa inyong mga activities for this anniversary. Pwede niyo po bang i-share sa amin yung mga activities na gaganapin, naka-ugnay sa inyong anniversary? In the recent months, meron ng mga ilang activities, no? So meron kami for the students, merong general assembly, mga orientations wherein kasama talaga yung 50th celebration, no? Lagi namin yung kini-highlight. Tapos sa mga susunod na event, no, meron naman kaming para naman sa mga faculty. So magkakaroon ng special issue para sa UPLB Journal, no, na naka-focus sa social sciences bilang iyon ang aming disiplina. So meron kami para sa faculty development at ilan pang iniyahanda ng mga competitions para naman sa students. So meron para sa student, faculty, at alumni para sa DSS 50th anniversary. Pwede bang jumuin dyan ang ating mga alumni sa ibang activities? Yes, ma'am. No, yun yung isa sa goal natin ngayon na mag-reestablish ng connection with our alumni. Recently, nag-invite tayo ng ilan sa ating mga alumni na magsalita about their careers para sa ating mga students. At meron pa mga nakahanda po sa susunod na semestre. Very exciting talaga itong naging taon nyo, no? Patapos na ang taon, pero jam-pack pa rin ang inyong mga activities dyan sa inyong department. And we are very happy na binigyan nyo kami ng pagkakataon na i-plug ito sa ating komunidad. Ngayon naman, sir, sabi mo nga kanina, ikaw ay alum ng DSS. Ano po ba yung kinasasabikan nyo sa magaganap na alumni homecoming? Siguro yung nilook forward ko talaga, ma'am, ay makita ulit yung mga classmates ko. Kasi pandemic po nung time namin. Nagkita-kita kami ng graduation. Tapos after nun, nagpunta na sa mga work. So it will be our time again to meet sa UPLB na unmiss na miss na namin. And of course, makikita ulit namin yung mga professors namin. And of course, to meet yung mga nauna sa amin na social graduates bilang mas bata, no? Parang maganda na makapakinig ng mga successful stories on how social was able to help them succeed in their respective careers. Ayan, in connection to that, sir, syempre fresh na fresh ka pa, no? Tapos parang nandito ka pa rin sa university. Para naman po sa ating
mga fellow alumni na nanonood ngayon at gustong sumama sa alumni homecoming, pwede niyo po ba silang imbitahan at let them know ano ba yung kaabangan nila dito sa ating magaganap na alumni homecoming? So, iniimbitahan ko po ang lahat ng mga BA at MA sociology graduates natin sa UPLB to join us in our alumni homecoming with the theme Pagtanaw and Pagtayog. Ano yung aabangan nyo? Meron kaming tatlong R, ma'am. Reminisce, reconnect, and reaffirm. Reminisce your college days sa UPLB. Go back home, no, dito sa Los Baños. And of course, reconnect with your former classmates and former professors kasi iniimbitahan din natin sila. And of course, to reaffirm their commitment kasi we will be formally establishing yung DSS Alumni Association during the event. So a lot of exciting things will happen during our alumni homecoming sa December 10. Kaya tara po, magkita-kita tayo. I will wish na maging maganda ang inyong alumni homecoming. Ngayon naman, sir, para sa ating mga alums, pwede mo po bang sabihin kung ano ba yung importance ng pagdalo ng mga alumni homecoming katulad nito sa inyong department? Kasi I'm sure it's one way of strengthening the relationship and the bond of alums with our university. Can you share? Kahit sabihin natin bata ka, I'm sure dyan sa department niyo marami kayong pinag-uusapan. Bakit napaka-importante ng ating mga alums? Mahalaga talaga, ma'am, yung participation ng alum. Especially sa pinag-uusapan namin sa department ngayon, yung quality assurance. And pag-uusap namin yun, nakita namin na importante yung experiences, yung mga kwento ng alumni natin. At mahalaga ito na tinitingnan ng department to improve itself. Kaya nilagay namin yung pagtayog dito. Kasi mahalaga at malaki yung ambag na ibibigay ng ating mga alumni sa patuloy na pagtayog ng Department of Social Science. We're dreaming big right now po sa department. We would want to be accredited sa AUN, sa sociology program, and to be a center of development and excellence sa sociology. So yung mga inputs ng ating mga alumni of their experiences sa kanilang mga careers, sa kanilang mga disiplina would be very valuable sa department. Kaya right now, ma'am, no, we're doing a lot of things for our alumni, enable for us to reconnect and again reaffirm their commitment to the department. Wow, we are really hoping na maging successful tayo sa pag-reconnect sa ating mga alumni. And from our office, from the university, we would like to say happy anniversary sa Department of Social Sciences. Maraming salamat sa inyong pagkakataon na maibahagi niyo ang inyong kwento. And we hope na ang ating mga alumni na nakikinig, mas maraming makadalo sa alumni homecoming at maging excited sila dun sa mga future plans ng department. So maraming salamat po, Sir KR, para sa inyong oras dito sa amin sa Tatak segment. And I hope marami pa tayong ma-engage na alumni through your activities. Siyempre, ito yung favorite namin dito sa aming segment, sir. Hindi kita pakakawalan nang hindi niya ginagawa ang aming Tatak shoutout. So ngayon po, sir, I'll give you the honors. Can you do the Tatak shoutout? Ako si Kim Rainer D. Casino at Tatak. UPLB ako. LB.